dating spokesperson ni former President Rodrigo Duterte na si Attorney Harry Roque. Napakagaling. Ayon sa kanyang programa sa telebisyon, aniya, kung ako naman ang abogado ni suspended Bucor Chief General Bantag, kwe-questionin ko yung intriga ng mga testimonya ng mga convicted fellows. Kasi bakit mo paniniwalaan, eh mga kriminal yan. At ipapakita ko rin kung mayroong ibang ebidensya, lalong-lalo na yung physical evidence na imposible yung mga sinasabi nila. So tatanungin ko yung paano sila nagkaroon ng komunikasyon sa loob at labas. Siyempre, paano mo matitrace yung phone number na ginagamit para mag-communicate sa hitman sa labas? Ihawak talaga nung taong nasa loob. Eh mahirap yan. Kasi in the first place, bawal ang telepono sa loob ng Muntinlupa. Bakit sila nagkakaroon ng telepono? So hindi ko sinasabing madali mag-convict sa hukuman. Mas madali lang makasampa ng kaso. Pero siyempre, hindi enough para magsampa ng kaso yan. Kinakailangang mapatunayan ang nagkasala. Nananawagan naman ang mga netizen na sana ay mag-step down na si Rimulya at palitan na daw di umano ni Harry Roque. At ayon pa sa kanila, go for Harry Roque as replacement for Rimulya. He is a good choice and best man as DOJ Secretary. Attorney Roque really deserves the post as DOJ Secretary. He is a man of honor and integrity. To Secretary Rimulya, please resign because we lost our trust and confidence towards DOJ unless you'll be removed from it as the head. God bless us all in our country. Will it better Attorney Roque to replace Rimulya Buying? Is so incompetent with his job. We support General Bantag. He is telling the truth. Yes na yes for Roque as DOJ. I am sure okay na okay siya at sa wakas, ang mahal na PBBM kumilos na. My God bless Pinas for peaceful and really for change everything. End quote. Okay, lumantad na po si ano no, si Solueta. Ito po yung deputy ni General Bantag sa Bucor nung sila po ay na deputy director ng Bucor. At dininay niya po no yung lahat ng mga paratang sa kanila ni General Bantag. Alam po ninyo, sa totoo lang po, yung ang original na, sunod-sunod na po yung ano no, medyo natatabunan na po yung kaso ni Percy Lapid dito po sa sunod-sunod na ibinibintang sunod-sunod po na gustong ikaso dito kay General Bantag. Parang nakakalimutan na po yung original case no. Ang kaya ngang tanong ko, ito po ba'y nakakatulong no yung paramihan? Ito po ba'y usapin ng paramihan? Itong gusto, sabi ko nga, siyempre ipaubaya natin sa korte, no? Narinig na natin lahat. Kaya lang meron pong mga pangyayari na hindi po pwedeng hindi tayo magbigay ng reaksyon. Katulad po nito, napuna ko na sunod-sunod na eh, no? Hindi pa po tayo nakakahinga doon sa mga gustong ipatuloy. Matapos po yung truck-truck na Red Horse, tapos po yung hayop, mga hayop sa Bilibid, yung malaking hukay, pagkatapos po yung mga binibintang na mula rin po sa ano, tagapagsalita ng mga mabasa na pwedeng sampahan ng kaso na plunder, no? Si Bantag dahil sa kung hindi na natin maintindihan, mga kontratang pinasok ni Bantag. Ang masakit pa nito, may mga narinig pa tayo na okay na raw na hindi na kay Percy Lapid maparusahan si Bantag kahit na lang dun, no? Pareho na lang. Tapos ngayon, hindi pa po tayo nakakahinga ron. Meron na naman po na bagong pahayag, meron na naman po sa media tayong nakita na isang PDL pa rin na sinasabi naman na ay kagagawan din po ni Bantag na naman, no? Tapos po, hindi pa po ganong natatalakay yan, hindi pa po napag-uusapan gaano sa media, eto na naman po yung mga ano po to, yung mga leader po ng mga gang sa ano tawag doon, mga inmates po ng mga leader ng ano, mga mayor yata, ito yata yung mga mayor na tinatawag kung di ako nagkakamali. Ano na naman po, no? Meron na naman pong bintang kay General Bantag na sila ay parang napagtripa na lang, no? Nung minsan lasing. Hindi ko po maintindihan, sa kabila ng lahat ng yan, ito po ba talaga sa inyong palagay ay makakatulong sa original case?
Napakarami po eh. Napakaraming parang yung iba parang kamangha-mangha na, no, na gusto lang talagang masiraan na rin si Bantag. Ang problema pa rito, malaya po yung si General Katapang na lahat po ito ay nilalantad sa media, no? Tapos po nung lumantad si Sulweta for the first time, napakahabang panahon, akala nga natin is either wala na sa bansa o natigok na. At nagpaliwanag po ang kanyang abogado sa media. Bigla pong magsasalita si DOJ Boying na sana sa proper quorum, no? O sa proper na nagsalita sa korte. Teka po pala. Saan po ba namin nalalaman yung mga panibagong bintang kay General Bantag? Hindi naman po sa korte. Hindi naman po yan na mga court reporter yung nagre-report. Nakikita po namin with video sa mga nag-aakusa kay General Bantag na sa media. Ngayon, pag nagsalita po, alam ko, minsan palang lumantad si Sulweta. Siyempre, gusto rin malaman ng tao, no? Ano ba talaga yung totoo sa panig naman ni Sulweta? Bakit po may caution kagad na dapat sa korte niya sinasabi yun at hindi sa media? Bakit po malaya yung mag-akusa? Yun lang naman na pupun ako, no? Bakit malaya yung nag-akusa ng kung ano-ano kay General Bantag? Pero yung mga nagsasabi naman sa media rin, sa media to pareho, no? Yung mga nag-akusa kay General Bantag ay malaya po na nakakapag-media na walang pumipigil. Tapos po, pinagsasabihan po natin, pag yung kabilang panig na minsan lang po namin nakikita sa media, sasabihin po natin na sana hindi sa media nagpapaliwanag. Ang point ko lang, hindi ko po alam kung yan po ay, kasi hindi naman ako korte, wala naman ako dun, kung yan po bang lahat ng akusasyon na yan ay tama o hindi. Pero sana, isa-isa lang. Alam nyo, kasi dumadami yung, hindi ko alam kung sinasadya nyo na paramihin yung akusasyon para maging hindi nakapanipaniwala, no? O matabunan na yung Percy Lapid case. Hindi ko na alam kung ano nang nangyayari. Kasi po para sa amin, noong unang sumabog yung Percy Lapid, napakalaking issue, napakalaking usapin, no? Na talagang nakakasyak sa mundo na may pinatay pa na sa modernong buhay, may mga kuha ng CCTV, napakalalakas ng loob na patayin si Percy Lapid. Pero sa mga sumunod na mga revelasyon, parang natabunan na po yung original na kaso. At yung pamilya po ni Percy Lapid, parang okay lang din sa kanila na matabunan na yung Percy Lapid. Hindi ko po maintindihan kung bakit. Kasi kung ako ang pamilya ni Percy Lapid, tutukan muna natin tong kaso ng kapatid ko. Di ba? Nawawala na kami sa eksena. Kung ano-ano na yung binibintang nyo kay General Bantag.